sabi niya, I'm Lisa from Headline. Balita ko, magkakasidi ka na. Opo, totoo po yan. Finally po, gumagawa na po ako ng album ngayon. And of course, I would like to thank yung mga tao pong sumusuporta po sa akin. Lalong-lalo na po si Miss Rosa Mia. Dahil utang ko po sa kanya ang success ko ngayon. Speaking of Rosa Mia, nasan siya? Naging unprofessional na ba siya? Nako, hindi naman po. Eh, ba't wala pa siya? More than 3 hours siyang late? Professional ba yon? Baka naman ho, nasiraan lang ho or na-traffic. I'm sure naman po si Miss Rosa Mia meron po siyang valid reason kung bakit po wala pa ho siya ngayon. Hindi naman po siguro siya basta-basta na lang po malilate ng walang dahilan, di po ba? Busog na busog ako. Ang sarap matulog. Paano naman hindi magkakaganon? Eh, isang bilao ng pansit yung naubos mo. Grabe ka. Ang sarap kumain eh. Diba? Ang nga pala, no? Dorina, buti naalala ko. May singing contest dito sa darating... Ay, ako, hindi. Hindi ako sasali sa mga contest na yan. Bakit? Sige na, Dorina. Ano ka ba naman? Suma... Ay, kaya lang kailangan natin kumuha ng kapatner mo. Para saan? Hindi, kasi parang ano yun eh, duet daw, tapos kailangan lalaki't babae. Mga labsong-labsong yung mga kakantayin nyo. Sige na, sumali ka na. Kukuha kita ng kapatner dun sa kwera sa simbahan. Magkagaling kumanta yun. Sige, sige. Susali na ako. Yes! Yes! Natanggap mo! Sa isang kondisyon... Kahit ano pa yan. Ikaw ang kapartner ko. Ako? Ikaw! Ano ka ba? Bakit? Gusto mo bang matalo? Hindi nga ako kumakanta eh. Kita mo na! Nako! Pag ikaw dyan, ayaw mo din. Tapos pinipilit-pilit mo o sumali. Pag hindi ka kumanta dyan, hindi ako sasali. Eh, Dorina, yung akin lang naman. Tinga mo, ako, tama na. Wala na maraming sat-sat. Ikaw ang kapartner ko. Kaya mag-prepare ka na. Sabay tayong pa-practice. Miyo! Rosa Mia. Mauna na kayo. You're 4 hours late. Pasalamat ka kay Lavinia. Ura-urado ko siya napapapunta dito para aluwin ang mga press at magtakpan ka. Saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan sa telepono mo ah. Andito naman ako, di ba? Lasing ka ba? May ala ka. I'm fine. Excuse me. Tinumuhay sa sarili mo. Aliwa nito. Kamasok na. Please? Ano ka ba, Rosalina? Gusto mo ba akong siraan? Ha? Ganun ba? Piha mo na ako na. Wala kinalaman to sa'yo. Rosalina, hindi pa ako tapos. Wala akong pakialam kung gusto mo sirain yung karir mo. Ako ang nagpatawag nitong press ko na to. At mukha ako ang nakaharap sa mga reporters. Ha? Mukha namin ang daddy ko. Kaya konting respeto naman, oh. Naku! Hindi ka kaharap sa press ng ganyan itsura mo. Ito nga! Ayusin mo yung sarili mo! Huh? Look at yourself! Look at yourself! You're such a mess! Ha? Huh? Ito mo ang sarili mo! Nakakaya ka! Ngayon sabihin sa akin ng daddy ko na respetuhin kita. Tinan mo! Kakaroon ako ng show next month. 1 month stint sa International Emerald Hotel. Sana supportahan niyo itong aming big venture. Tanong lang, Rosa Mia. Ako si Oscar. Yeah, hi. Nakainom ka ba? Ba't mo natanong yun? Alam mo,
Madali kong nahanatay ang taong nakainom dahil manginginom din ako. Oo, nakainom ako ng konti. So, lasing ka? Meaning ko, this is a very difficult day for me. Meron kasing nawala sa akin tong araw na to. And, isang napaka mahalagang parte ng buhay ko. Ilang taon na nakakaraan pero hindi pa rin ako nakakalimot. Masakit pa rin. Nakainom ako ng konti kasi yun lang ang paraan para maharap ko tong araw na to. Pero hindi ako lasing. What do you mean? May nawala sa'yo? Ibig mong sabihin, yan ba yung love life? Kaya ba palagi kang umiyak pagka kumakanta ka? Sabihin mo na, Rosamia. Sabihin mo na, ang naalala mo ba eh, lalaki? Ito ba yung boyfriend? Lover? Asawa? O anak kaya? Samantala, ano ba nangyayari dito kay Rosamia? Halos 4 oras siyang late sa sarili niyang press conference at ang ikinasyak ng lahat ng reporters. Humarap siya sa press na lasing. Oh, Emilio, misis mo. Rosamia, sabihin mo na, ang naalala mo ba eh, lalaki? Ito ba eh, boyfriend, lover, o asawa, o anak? Wala akong asawa. Wala akong anak. Kalimutan na natin to. Asawa, ha? Ano? Eh, loko-loko pala to eh. Sabi ko na nga ba, nag-i-tension ka lang eh. Kasalanan niya naman, Dad, eh. Ilang oras siya late, pagdating niya, lasing pa siya. Kahit na! Kung meron kang sasabihin sa kanya, kung may problema ka sa kanya, dapat sinabi mo sa akin, and I'll deal with it myself. Wala kang karapatan na tratuhin siya ng ganon. Okay. Sorry. Mag-sorry sa akin. Kay Rosamia, kailangan makipag-ayos ka sa kanya, Larry. Importante siya sa kumpanyang ito. She is indispensable! Hey, pasok! Pasok ka dyan! Buksan niyo to! Buksan niyo to! Buksan niyo to! Mama! Mama! Uy! Wow! Sabaw! Oh, wow. Ang ulam! Oh. Alam mo, mamang, ang daming tao sa simbahan kaya madaling naubos yung mga sampagita ni ate eh. Talaga? Yan, yan. Ay, para po sana to kay Rosamia, kaya lang, di naman dumating. Naku eh, sana binenta mo na rin. Sayang yung kikitain. Dapat na tayo mag-ipon kasi pasukan na, hindi ba? Po. Pareho ho bang ipon sa ampon? Bencho, halika dito. Bencho, ano ka ba? Ang layo-layo ng ipon sa ampon. Saan mo ba napulot yan, bata ka? Bencho, halika dito. Ate, kay mamang, narinig ko sabi niya sa kausap niya na ampon ka daw. Dorina, galit ka ba sa akin? Eh kasi anak,
Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Sana nun ko pa sinabi. Anak, bakit hindi ka nagtanong sa akin? Bakit hindi ka lumapit? Mamang, wala naman akong dapat itanong eh. Hindi naman kayo nagkulang sa amin. Naging ina at ama kayo. Sobra-sobra pa nga yung binigay ninyo sa amin eh. Sobra-sobra nyo kaming minahal. I-move my appointment yung 10 a.m. to 2 p.m. na ha? Sabi ni Daddy, mag-apologize daw ako tungkol sa nangyari sa'yo kanina. Alam ko ako ang tama. Kaya hindi ko kailangan humingi ng paumanhin. Iniintindi kita dahil alam kong marami kang gustong patunayan sa Daddy mo. Mataas ang respeto ko sa Daddy mo. Kaya pagbibigyan kita. Pero pag sinaktan mo ako ulit, hindi kita aatrasan. Panaw mo nang pinagtapat ka sa'yo yung totoo? Hindi ho. Alam ko naman ho kahit noon ko pa kayo tinanong eh. Yung totoo pa rin ang sasabihin ninyo sa akin. Kaya alam ho, isang parte sa akin ang ayaw kong malaman ng sagot. Kaya hindi ko na lang ho kayo tinanong. Dahil kung sakaling sabihin ninyo na hindi ka talaga ako tunay na anak, natakot ako na baka ibalik nyo na naman ho ako sa ampunan. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na nasaktan kita ng sobra. Akala ko hindi mo na iniisip yun nung balikan kita. Yung pala hanggang ngayon dinadala mo pa yun. Kasi mamang mahirap alisin sa isip. Kahit alam ko na mahal ninyo ako. Oo, anak. Nakumalamahal kita, anak. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa takot. Dapat hindi ko kayo talaga pinaampun. Promise, hindi ko na kayo iiwanan. Sorry, anak ha. Matawarin mo ako. Mamang, wala na ho yun. Wala na hong iwanan, di po ba? Namiss po. Oscar, naalala mo pa ako? Barbara? Mm-hmm. Barbara naman, makakalimutan ba naman kita ever? Ikaw ang unang tsuba sa akin bilang publicist, di ba? At saka, ikaw yung PA ni Pipitas Known na pinakamaraming na-echika sa akin kasira ng mga artista. Mm-hmm. Oh, what alam can mo? I do for you, kapatid? Pwede natin ulit gawin yun. Ano yung sabihin? Gusto mong siraan ko ang karir ng anak mo? Hindi. Si Rosa Mia.
may nakuha akong litrato niya. Himala, hindi ka na kailangan gisini, Dorina. Oo nga. Naumi ko po yung luto niya. Sarap po nito. Siyempre, no? Kuya Oman, total, wala na yung lola mo. Tsaka, wala ka ng mga magulang. Ano kaya kung magpaampon ka na lang kay Mamang? Aba? Kaya naman ni ate. Ayun, kumain ka na. Hindi mo naman ibig sabihin, hindi mo alam ibig sabihin ng ampon. Alam ko na. Parang kami ni ate. Oh. Ako, namatay ang nanay ko, kaya inalagaan ako ni Mamang. Si ate naman, iniwan siya ng mga magulang niya. Kaya, ang naging nanay niya ay si Mamang. Siyempre. Dorina? Ano? Oo, totoo yan. Ampun lang ako. Okay ka lang? Uy, ano ka ba? Papang ang OA dyan. OA mo naman. Walang dramahan dito, no? At saka maswerte ako. Dahil kay Mamang ako napunta. Naku, si nanay ay the best nanay in the world yata. Oo, naku, anak. Talagang bait-bait ni Dorina. Sige, anak. Dadagdagan ko baon. Eh, ano pong baon? Eh, wala pa naman pong paso. Wala pong paso ngayon. Suarez! May bisita ka! Sino? Ikaw? Oo. At isusoli ko ng anak mo. Emilia Rose? Ang anak ko! Akin na anak ko! Bitiwan niyo ako! Akin na anak ko! Emilia Rose, akin na anak ko! Akin na! Pitiwan niyo ako! Akin na anak ko! Akin na! Pitiwan niyo ako! Akin na anak ko! Rose! Ma'am? Ma'am? Gising po, ma'am. Pinapupunta po kayo ni Mr. Calama sa office niya. Huh? Kailan? Huh? Kailan? Bakit kaya? Ngayon na po, ma'am. Pinabibigyan niya rin po itong mga to. Paano nangyari ito? Larry, kilala mo ba itong Oscar de Mayuga na to? Freelance writers yung mga yan, Dadka. Bigla nalang sumusulpot. At paano siya nakakuha ng ganitong litrato? Sa ladies room ito, ah. Nee, hindi mo man lang napansin. Nakinukunan ka na, Rosamia? I'm sorry, hindi, Lauro. Wala akong napansin. Anong ba gagawin natin? Magdidemanda ba tayo? Magdedemanda? Eh, totoo naman mga nakasulat dyan eh. Ayun, humilitrato pa. Larry! I'm sorry, Dad. Ang ibig ko lang sabihin eh, handa ka bang magdemanda? Pag lumaban ng mga yan, siguradong iimbestigahan nila ang background mo. Sigurado ka bang wala silang makikita? Hindi natin paabutin sa demandahan to. Kailangan lang natin ng damage control. Larry, tawagan mo ang mga brand managers ng product endorsements ni Rosamia. And make sure that they know that this is a blatant lie. Don't worry, Dad. Pagkatas ko silang kausapin, siguradong malinis na malinis ang pangalan ni Rosamia. Sana nga lang hindi ako nag-aksay ng oras ko. At talagang wala siyang tinatagong sekreto.
man. Ba't nandito ka? Ay, gusto mo ng lugar? Dali ah, hinga kita. Okay ka lang ba? Siyempre naman. Ka ba? Alam mo, Dorina, kilala kita. Alam ko may dinaramdam ka. Nandito lang naman ako. Kailangan mo ng kausap. Sus, ito naman. Ano ka ba? Okay lang ako. Saka wala naman akong dapat ikalungkot, di ba? Ito naman. Oo naman. May nakwento ba si Aling Adora sa'yo kung ba't kanya inampon? Wala. Eh, hindi ko rin naman kailangan yun eh. Okay lang naman ako. Yeah. Ay, ito kutsara mo. May nag-gather na nga pala akong mga bagong compositions and materials for my new CD. Ay, yung bago kong kinocompose na song, malapit ko na matapos. Listen to it, ha? Let me know what you think about it. Okay, sure, I will. Kamusta na nga pala yung bagong CD ni Lavinia? Well, problem is mo ang hindi pa ata matutuloy yun. Huh? Hindi kasi na gusto ni Sir Lauro yung sample recordings niya. Ako, kawawa naman si Lavinia. Inaasahan pa naman niya yung CD na yun. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng bata. I-release mo na yung CD ni Lavinia. Hindi pa siya ready. Maybe in a few months. Kailangan pa na yung training. At mas magandang song materials. Umaasa na yung bata. Isa pa, alam mo. Maganda yung pagtanggap sa kanya sa mga shows namin. Ikaw ang pinunta nila, hindi si Lavinia. May mga fans din si Lavinia. Lauro, sige na, ipalato mo na lang to sa akin. Alam mo, malakas ang kutob ko. Hindi mo pagsisisihan ang pag-launch kay Lavinia. Malaking perang iaakyat na sa kumpanyang ito. Bakit ba't ang lakas-lakas niya sa'yo? Hindi ko alam. Alam mo, mabait kasi siya eh. At saka, kahit sandali pa lang kaming magkakilala, ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Pag magkasama kami, hindi ako masyadong nalulungkot. Parang anak ko na rin siya. Magagalit po ba kayo kung... Kung magtanong ako? Tungkol saan? Sa magulang ko po. May alam mo ba kayo tungkol sa kanila? Mapapatawad. Kalimutan mo na kasi si Rosa Mia. Kakanta lang ako. Para dun sa babaeng pakakasalang. Sa kanya lang. Congratulations, Lavinia. I-release na yung CD mo. Talaga, Tita? Tanihan niyo rin ang distributions ninyo para magmukhang marami ang orders ng CD ni Lavinia. Mas marunong pa kayo sa akin? Ha? Basta, gagawin yung sinabi ko. Kung hindi, pareho kayo malilimitan sa akin. 1 week pa lang, most requested na sa radyo ang mga kanta ni Lavinia. Baka naman may mga binayaran ka. Akala ko ba hindi ako nagkulang sa'yo? Hinahanap mo bang mga magulang mo?